Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 piraso, sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel." Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Jeroboam ay isang leader ng mga Israelita na noong panahon ni Solomon nagprotesta sa masyadong pahirap sa mga tribo ng Israel sa mga pagpapatrabaho niya sa kanila. Pero wala siyang magawa. Malakas ang kapit ni Solomon sa kapangyarihan. Tinangka pa siyang hulihin. Kaya tumakas si Jeroboam sa Jerusalem. Kaya tumakas si Jeroboam sa Ehipto. Noong mamatay na si Solomon, bumalik siya sa Israel. Isang araw, sinalubong si Jeroboam ni Propeta Ahiyas. Ito ay may suot na bagong balabal. Kinuha ito ni Ahiyas at pinagpira-piraso sa 12 piraso. Ibinigay ang 10 kay Jeroboam at itinira ang 2. Ito'y isang prophetic action. Sa pamamagitan nito, pinaalam ni Propeta Ahiyas na ibibigay kay Jeroboam ang 10 tribu ng Israel. Siya ang mamumuno sa kanila. Hihiwalay sila sa Jerusalem. Maiiwan sa anak ni Solomon ang 2 tribu lamang, alang-alang kay David na mahal ng Diyos. Kaya ganoon nga ang nangyari. Nagrebelde ang 10 tribu at bumuo ng bagong kaharian, ang kaharian ng Israel noong 931 BC. Ang kanyang capital city ay ang Samaria. Iba-iba ang naghari dito hanggang noong 722 BC, noong ito ay masakop at pinabagsak ng mga Assyrians. Naiwan sa lipi ni David ang kaharian ng Juda na nanatili ang kapital sa Jerusalem. Nanatili itong nakatayo hanggang 586 BC, noong ito ay pinabagsak naman ng mga Babylonians. Kaya sa matagal na panahon, ang mga Israelita ay nahati sa 2 kaharian. Mahalaga ang papel ng mga propeta. Sila ang representative ng Diyos upang ipaabot sa mga tao ang kanyang kalooban.
Madalas ang mga propeta ay nagsasalita sa ngalan ng Diyos. Minsan naman, pinaaabot nila ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng prophetic action, tulad ng ginawa ngayon ni Propeta Ahias. Mabisa ang mga salita niya at ang kanyang prophetic actions kasi ito ay galing sa Diyos. Ang mga propeta ang pantimbang ng Diyos sa mga hari. Ang mga hari sa Israel ay hindi hari na siya lang ang masusunod. Kahit na dapat siya rin ay pinaghaharian ng Diyos. Ngunit, may mga hari na sa halip sumunod sa Diyos, ginagawa nila ang gusto nila. Kaya may mga tao na itinalaga ang Diyos na magsalita sa kanyang pangalan, pati na sa harap ng mga hari. Sa pamamagitan ng mga propeta, pinapaabot ng Diyos ang kanyang plano at ang kanyang patuloy na pagkilos para sa bayang kanyang hinirang. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.